nakakatuwang isipin, no? Wala ako sa airport, ha? Wala ako sa airport. Nandito ako sa lugus nila, the underpass. Yo, what's up mga kaibigan? Ayan. Welcome back to my YouTube channel at kasama niyo pa rin ako, Martin Viejero. And for today's video, ayan, nandito tayo ngayon sa harapan ng Lagus Nilad Underpass, yung bagong-bagong Lagus Nilad. Okay? Pero bago tayo pumunta doon, balikan muna natin kung anong itsura nito dati noon. So ito nga yung dating Lagus Nilad Underpass. So kung mapapansin nyo, talagang sobrang dumi dati, sobrang dilim, sobrang kalat din, at talaga namang minsan nakakatakot din talagang dumaan, lalo na pagkaalangan ng oras na. So guys, November last year daw, sinimulan na tong rehabilitasyon ng Lagus Nilad Underpass. Pero dahil na naman sa pandemic, ayun, natigil na naman. Pero matapos ang 3 buwan na pagsasayos at paglilinis nitong Lagus Nilad, ito na ang itsura niya ngayon. Solid pare. So, hindi ko na alam na ganito pala yung itsura. Ganito na yung bagong itsura ng Lagus Nilad compared to sa dati. So guys, konting trivia lang tayo, ha. Alam niyo ba na ang Lagus Nilad ay isa sa mga kauna-unahang underpass na ginawa dito sa Pilipinas at sa buong Asia? So, sobrang tagal na pala talaga. Grabe. At yung Lagus Nilad pala ay galing sa salitang lagus, lagusan, tupas, at nilad. So, ibig sabihin, yung halamang nilad. Hindi pa rin ako nakakita noon, pero kaya daw nilad kasi doon daw din kinuha yung pangalan ng Maynila. So guys, pagpasok pa lang nitong Lagus Nilad Underpass, kitang-kita mo na itong Botong Francisco inspired mural. Grabe, sobrang ganda. So guys, isa-isahin natin itong Botong Francisco inspired mural na nakalagay dito sa kahabaan ng underpass, okay? So isa-isahin natin kung ano mga nakalagay dito. So sa part na to, siguro sa part na to, dinidikit nila yung drawing na to, o yung painting na to, para sa ating mga frontliners. So ayan. So makikita nyo rin yung Manila City Hall. So ayan. Yung itim na Nazareno, okay? Nakalagay din diyan yung kalesa. Syempre yung jeep natin, and then yung mukhang people power to. Andiyan si President Marcos, okay? So ang gandang tingnan, grabe. So siyempre si Andres Bonifacio, ayan, makikita nyo rin sa painting. At siyempre pambansang bayani, Jose Rizal. Okay, ganda lang, ganda lang. Solid, solid. So Jose Rizal pa rin. Siyempre yung logo ng lungsod ng Maynila, ayan, bagong Maynila. Okay. Dito naman sa part na to, parang yung history yung pinapakita nila, eh. So yung mga pambansang kasuotan. So ito parang si Lapu-Lapu. Lapu-Lapu ba? Hindi ko alam. So dito makikita mo yung dating ano, paano mga lakal, magpalitan ng kalakal, yung panahon nung unang panahon pa. Okay? So nabuo itong mural na to sa pagtutulungan ng National Commissions for Culture and Arts, Guerrilla Artists, at ng Department of Engineering and Public Works ng Maynila. Kaya
Isang malaking shoutout at pasasalamat po sa inyo. So guys, isa rin sa dinagdag nila, syempre yung mga signages na malaking bagay para sa atin mga kababayan. So bukod dun sa mga ganitong letra, so dinagdagan nila ng baybayin, okay? So yun nga, malaking bagay para sa mga dumadaan dito sa Lagos Nilad na magkaroon ng signages para at least dun sa mga talagang bago pa lang sa Maynila. So malaking bagay. So yun nga guys, kung makikita nyo, kasama din dun ng mga signages at direksyon na nilagay nila is yung baybayin. So ano nga ba yung baybayin? Ito yung old writing system sa Pilipinas o yung talagang matagal ng paraan ng pagsusulat na ginagamit natin mga Pilipino noong araw. So guys, syempre isa sa mga nagpapaganda pa rin at sa bagong disenyo nitong Lagos Nilad, nilagyan nila ito ng vertical garden. Ayan, kung mapapansin nyo, ito. Ayan, puro mga halaman sa tagiliran. Ayan, magandot. At sa magkabilang gilid dyan. So, isa sa mga bagong disenyo nitong Lagos Nilad, okay? So, yun nga guys, isinama tong ganitong disenyo bilang pagpapalawig nga ng green spaces sa buong lungsod na Maynila. So, ayun. Ang ganda lang tingnan kasi nga, puro halaman. Nice idea. So, yun nga, kung makikita nyo, talagang binago na nila kahit yung flooring, yung ceiling, ginawa talaga nilang modernong moderno. Kaya masasabi mo na talagang para kang nasa airport talaga. Kasi malimit doon ka makakita ng mga ganitong design o kaya sa mall. Kaya laki talaga ng pinagbago ng Lagos Nilad. At syempre, hindi ka na magdadalawang isip na dumaan dyan o mangangamba. Kasi nga, mayroong mga CCTV at syempre 24/7 yung security niya. Kaya talaga mapapangalagaan at talagang safe na safe kapag dadaan ka dyan. So mga kaibigan, may isang part dito sa underpass na kung saan hindi pa naman tapos, pero ang mangyayari dito, isang malaking historical bookshelf na open para sa public. So yun, so napakaganda rin bagay na bukod sa maraming mga design dito, so meron din tayong bookshelf na gagawin dito, okay? So guys, ayan, kung mapapansin nyo sa bandang likod natin, may mga nagagawa na ilang mga kasamahan. Kasi nung last time daw na umulan, tumulo. Pero yun, agad-agad nilang inayos, syempre para din mapanatili nila yung kalinisan dito sa underpass. So, patuloy pa rin yung pagsasayos kung makita silang mga kailangan pang ayusin. So yun. So guys, syempre bilang bahagi ng pangangalaga nitong Laguna, ng Lagos Nilad underpass. So pinagbawalan nila yung mga skateboard dito sa loob. Kaya sa kahabaan nito, hindi pati bisikleta, no? hindi na rin nila pinapadaan, okay? So talagang daang tao lang to. So syempre, isang malaking shoutout sa mga nagdisenyo nitong bagong Lagos Nilad underpass na walang iba kundi ang mga architecture alumni ng Universidad ng Santo Tomas na sina Architect Juanito Malaga, Architect Jan Falorina, Architect Jan Sian Ortiz, at syempre Architect Leon Tuazon. So maraming salamat po sa inyo sa ginawa niyong napakagandang design dito sa Lagos Nilad underpass. So, ayun nga guys, isa na namang napakagandang proyekto na ginawa para sa Maynila. Kaya isang malaking saludo sa lahat ng mga taong nagtulungan para magawa yung Lagos Nilad underpass. At ayun nga guys, maraming salamat sa panonood at syempre huwag niyo pa rin kakalimutan ako samahan sa aking mga biyahe. Kaya, ayan, sama lang kayo ng sama sa biyahe ko. This is Martin Bihero. Ingat kayo palagi. God bless. And peace out.